Yun sa ngayon ang ituturo naman natin ay yung OHS natin. Okay? But before we proceed, okay? Bali, andito pa rin tayo sa introduction to CSS. Ayan, sa OTP natin. Okay. Then, last time, sa part 1 natin, tinakal natin yung about CSS in electronic industry. Tapos na tayo dyan. So, nandito na tayo ngayon sa OHS policies and procedures. Okay. So, bali, ang mga topic dito ay ito mga to. Yan. Bali, ginawan ko na siya ng PowerPoint. Okay. Yan, yung mga OHS natin na kailangan. Start identification, risk management, and hanggang sa risk control tayo. So, ginawan ko siya ng PowerPoint natin para mas maganda yung ating presentation. Ayan, bali, if you need this PowerPoint, i-upload ko na lang niya sa description below. Okay, let's proceed. Let's go. Okay, our topic for today is all about OHS policies and procedures. Again, here's our learning targets. Okay, the first one, you can enumerate the different occupational health and safety procedures and policies. The second one, you can describe the different hazard that you may encounter in the industry. Okay, and the last one, you can identify the importance of OHS in IT fields. Okay, and guys, yung matututunan nyo at the end of our lesson. Okay? Okay. Intro muna tayo. Occupational health and safety, or in short, OHS, is a concern with the health, safety, and welfare issues. Okay, in the workplace. Kumbaga, it's all about health. Okay, sa mga safety and welfare ng bawat manggagawa natin. So, these policies and procedures are important in discussing OHS because it aims to make the workplace safer and better. Tama nga naman. Siyempre, kapag walang safety precaution about health and welfare issues sa workplace, ayan, siyempre, ang workplace natin may hirapan na makausad kasi mas importante siyempre ka pa rin ang kapakanan ng bawat manggagawa. Diba? Okay. Make the workplace safer. Siyempre, sino ba naman may gusto ng dangerous na workplace? And then, at the same time, better for workers and stakeholders. Okay? It is the concern with many factors such as removals of hazards and reducing accidents in the workplace. Okay. It concerns with many factors. Okay, like yung mawawala yung mga karaniwang hazards and reducing accident, yung mga aksidente sa kanya-kanya nating mga trabaho. Okay, as a future computer technician, okay, syempre, dahil CSS yung course na kinuha natin, kaya ang mga possible natin guys na magiging trabaho is this one, computer technician, yan. It is your responsibility to know these standards protocols. Okay, kailangan natin alam itong mga itong simple protocols ito, especially since you will be assembling and repairing expensive and sensitive equipment that need care and proper handling. So, ibig sabihin guys, hindi lang ikaw ang pwedeng madisgrasya dito, or at the same time, pati yung unit natin, kumbaga yung mga computer natin. Kaya need natin pag-aralan itong tinatawag guys na OHS na to. Okay? So, kapag di ka daw nag-ingat, okay? Kasi mag-handle tayo dito ng mga unit like assemble and disassemble, repairing expensive, siyempre, sensitive equipment. Okay? Let's proceed. Okay, topic 1, occupational health and safety. Okay, OHS or occupational health and safety is a set of policies and procedures. Ayan. Kumbaga, rules siya. The policies and procedures that is followed in the workplace. Ayan. Na kailangan sundin ng bawat isang manggagawa. To prevent accident. Ayan. Siyempre, para maiwasan natin guys yung anumang aksidente, illness, and injuries. It involves knowing the risk. Okay, that can be encountered in a workplace and figuring out
how can be prevented. Ayun. At the same time, pinag-aaralan to para, okay, malaman natin kung paano ba to may iwasan. Okay? Kaya kailangan natin talaga tong, kahit na ito'y pinaka-basic sa CSS, kailangan pa rin natin to pag-aralan. Kasi dito nakasalalay yung kapakanan ng manggagawa. At the same time, okay, yung mga gagawin natin na computer. Okay? Okay, following OSHA's policies and procedures is important when dealing with electronics. Okay? Since it would protect not only the personnel dealing with the components but also the unit itself. Yan nga yung sinasabi ko kalina. Hindi lang guys, hindi lang yung... Ayan, hindi lang yung mismong tao na gumagawa or yung personnel, but also the unit itself yung mapoprotektahan natin pag pinag-aralan natin ng OHS na to, okay? Okay, 3 steps may be done to facilitate OHS procedure in CSS. Okay, meron tayong 3 step na kailangan, okay, para yung OHS natin ay ma-implement natin na mabuti. So, ano pa yan? Yung 3 na yan. Una natin ay yung hazard identification or kailangan nating alamin yung mga hazard na pwedeng ma-encounter natin in our workplace. The second one, the risk assessment. Okay, after natin ma-identify, syempre kailangan nating i-assess. And then the third one is the risk control. After natin ma-assess, syempre kailangan ano yung mga hakbang natin para makontrol yun, okay? So, itong 3 na to yung steps na yun. Let's proceed. Okay, in addition to that, here are some additional OHS procedure must be observed in computer servicing. Okay, ito yung mga list of important, okay, OHS procedure na kailangan nating tandaan at the same time i-apply bilang sabihin na natin computer technician, okay? Okay, in addition to that, here are some additional procedure that must be observed in computer servicing. Okay, this one. Siyempre, do not remove computer parts while still plugged on its power source. Siyempre, kailangan muna nating hugutin sa saksak yung mga equipment like computer or printer man yan before tayo magkalas-kalas, okay? Bakit? Okay, at the same time, baka makuryente ka kapag nakahawa ka ng 220 na live wire, ayan, pag nakasaksak ba. At the same time, pwede mo rin masira yung unit. Kasi, for example, meron dun na magdikit na negative at positive, automatic magsushort yun. At kapag nagshort, syempre, sira na yung unit. Okay. And then the second one, remove all jewelry and other accessories while working. Okay. Bakit importante na tatanggalin natin yung mga jewelries? Ayan. Yung mga like quintas, mga ganun, porcelas. Okay, para maiwasan natin sumabit-sabit ito. Or for example, yung quintas sumayad sa may motherboard, ganun. Tapos nakasaksak pa. Kapag nagdikit yung negative at positive na dalawang hinang doon, okay, either mag-short yung board or masira yon. Okay? Siyempre, pangatlo natin, kailangan natin itong i-avoid, yung bringing liquids inside the workplace. Okay, as a computer technician, kailangan na ito yung medyo malayo. Bakit? Kasi guys, yung ating components are all electronics. Ibig sabihin, kapag nabasa yung ating mga unit like computer, okay, ito yung pinaka-prone sa short circuit na tinatawag. Kasi guys, sa pagdidikit niya yung both positive and negative terminal ng ganitong water. Pag nagdikit yun, at kapag natuluan ng tubig, hindi masyadong natuyo. Doon nagmumula yung shortage. Short circuit sa ating mga motherboard. Okay? The second slide, okay? Siyempre, sabi dyan, avoid over-tightening screws. Bakit? Siyempre, yung iba, baka first time pa lang pumihit ng tornilyo, huwag natin masyadong higpitan. Baka ma-lost thread. Kapag na-lost thread, kawawa naman yung iba. Okay. Or yung kapag may nasirang parts, hindi na natin matatanggal yung screw. Driver kapag naka-over-tightening, kapag masyadong mahigpit. Okay.
Baka kapag na-lost tree dyan, hindi na natin matanggal. Okay? And then, we're an static device to prevent electrostatic discharge. So, meron tayong mat na tinatawag, anti-static. So, kung pag hindi pa kayo dyan nakakita ang itsura niyan, pwede kayo makakita niyan sa Shopee or Lazada. Para siyang goma. Ayan. Try nga natin i-search. Okay. Anti-static mat. So, ang itsura niya ay ganito. Okay. So, ganito ang itsura niya. Okay. For safety, pwede natin dyan ilapag guys yung ating mga motherboard, ganun. So, ito po, yung wrist strap. So, mamaya matatakal natin yan. Ang kagandaan yan, kumbaga, kapag meron tayong mat, dahil goma yan, semiconductor, insulator, ayan, insulator siya. Kung siya, kumbaga, hindi siya dinadaluyan ng kuryente. Hindi dadalo yung kuryente sa kanya. Kaya napakagandang pagpatungan niya ng mga board, katulad ng motherboard natin, ganun. Okay? Or mga electronic equipments. Okay? Then, use shoes or rubber shoes with non-conductive rubber soles to reduce risk of being shocked. Siyempre, kuryente yung kalaban natin dito, kailangan pala, dapat magsuot tayo ng rubber shoes. Bakit? Kasi guys, kapag nakapaa ka, kumbaga ikaw yung nagiging negative terminal ng kuryente. At pag nahawakan mo yung system unit, ayan, either pwede kang makuryente doon. Kumbaga, yung positive charge na galing sa system unit, kapag nadikitan nyo ng negative charge na galing sa ground, ayan, or dahil nakatapak ka sa sahig ng simento, ganun, pwede ka tayong makuryente. Okay? Okay. The number two is, dahil nalaman na natin, siyempre, okay, nalaman na natin, guys, yung mga risks na pwede nating ma-encounter, ayan, na risk identify natin, risk identification, o hazard identification. Okay, punta na tayo dito sa hazard identification. Hazards are anything that can hurt person. Ayan, lahat daw ng bagay na pwedeng makasakit sa tao ay tinatawag guys na hazard. Okay, example, hazard that can be encountered when conducting computer system servicing are ano tong una na to? Okay, entangled electrical cord, yung mga power cord natin, mga BGA cable. Okay, kapag nakaayos, pwedeng matalisod ka, ganun. Okay, unsecured, unevenly stacked boxes. Kumbaga yung mga pinaglagyan ng mga computer parts natin. Okay, syempre ilagay natin yun sa mga maayos na lalagyanan. And then, noise. Okay, noise. Ano ba mga pwedeng noise na ma-encounter natin? Like yung beeping ng mga... yung mga UPS natin, okay? Yan lang naman ang alam ko noise pagdating sa mga computer. Okay, kasi wala naman na ngayon yung mga sa mga bagong motherboard natin. Wala na yung mga built-in na speaker, piezo speaker, yung tumutunog ng tit-tit, yung mga ganun. Okay? So, yun lang alam ko sa mga UPS natin. Okay, so what are the common hazards that can be encountered in electronic industry? So meron tayong apat. Una na dyan sa listahan ay yung physical hazard, pangalawa, mechanical hazard, pangatlo, chemical hazard, and the last one is the electric shock hazards. So ano ba to? Umpisa natin guys sa physical hazards. So physical hazards can be further classified as an occupational or environmental hazard. A common type of physical hazard are cable entangled across the floor can cause someone to trip and fall. So, another tawag guys sa physical hazards ay yung occupational or environmental hazard. Kumbaga ito yung mga nasa paligid lang natin. Okay, na po pwedeng makasakit or
kumbaga makasakit sa bawat individual na empleyado. Okay? Katulad nga dyan, ang example niya ay yung eto. Hazard are cables tangled across the floor. Kumbaga, pagkalat-kalat yung kable natin, syempre, pwede yun tayong matisod doon, syempre. Ayan. Syempre, pwede yun tayong masaldak doon, ganun. Okay. The second one is the mechanical hazard. So, can either be a result from manual use of tools or power equipment. Example for this is getting entangled with the tools and equipment used in workplace that may lead to injuries. Okay, kumbaga si mechanical hazard naman daw is yung hazard na nagmumula sa mga tools and equipment natin na ginagamit. Ayan, like yung mga screw natin, screwdriver, yan, yung mga Phillips screw, flat screw. Ayan, na po pwedeng kapag kusansan natin lagay, hindi natin malaman, okay, matapakan natin, madulas tayo, okay? So, yan yung mga example ng mechanical hazard natin. Okay, next natin ay yung tinatawag guys na chemical hazard. So, ano ba itong chemical hazard to? It is a cause by exposure of chemicals in the workplace. Okay, in electronics, different chemicals will be used such as cleaning chemicals, dust removers, cleaning solvent, oil, and other. That's why it is important to be careful. Okay, si chemical hazard, ang mga karaniwan lang naman na chemical natin na ginagamit sa computer servicing ay yung mga thermal paste. Ayan, ingat-ingatan natin yan. Okay, yung pangapanlinis. Okay, ano ba yung mga pwedeng panglinis natin? Yan, yung mga air blower natin. Dust remover, yung mga compressed air. Yan. Cleaning solvent. Ayan. Oil. Pampakintab. That's why it is important to be careful sa mga chemical natin. Siyempre, di natin alam yung mga chemicals na yan mapunta sa ating mata. Ayan. Kaya ingat-ingatan natin. Okay, number 4 natin. Sa listahan, kundi walang iba yung pinakadelikado sa lahat, which is yung electric shock hazard. So, itong electric shock natin, it's a dangerous condition that can be caused by direct electrical contact from an active equipment or electrical conductor. Siyempre, dahil computer yung ating mga hawakan, make sure na yung 220 outlet natin or yung mga wires natin na 220 ay ayusin natin yung pagkakasaksak, kung mayroon man balat na wire, lagyan natin ng electric tape. Wag nating pagdikitin yung negative at positive kasi yung dalawang charge na yon ay pwedeng mag-cause ng ayan, electric shock at the same time sunog. Okay? So, yun lang. Bali, doon natatapos guys yung lesson natin ngayon. Ayan, hanggang kay electric shock hazard. So, meron tayo dito ng practical application concept and skills in daily living. So, ito nakapaloob to guys sa lesson plan natin. Okay, ano ba yung mga pwedeng practical na application? Okay. As an CSS NC2 student, how do you apply occupational health and safety procedure in handling computer systems? So, okay, in a one whole sheet of paper, pwede nyo itong sagutan. Okay, as an CSS NC2 student, kung paano siya i-apply yung OHS kapag kayo na yung mismong nagtatrabaho. Okay? So, meron din tayo dito guys pa quiz. Ayan. So, sa mga quiz natin na to, ayan. So, may mga pa-quiz din tayo dyan. Okay, kung need nyo ng PowerPoint natin na to, ayan. Ililink ko lang din sa description below. So, ang last natin guys is this one. Electric shock hazards. So, tingnan natin siya dito sa ating OHS. Risk control. So, ito siya. Yung last natin na okay, electric shock hazard. Okay, so andito pa lang tayo guys sa number 2, which is si hazard identification. Okay, bali, sa next tutorial natin, ayan, so ito, in-identify natin yung mga hazards na yan. Bali dito, na-identify natin yung mga hazard na possible sa workplace natin. At the same time, sa susunod na tutorial natin ay yung risk assessment tayo and risk control. Okay? So, yun lang.
Thank you and God bless everyone. Bye-bye.